So, ayun, kumusta po kayo mga sis, mga madam, mga brother, mga brad? Kumusta po ang maghapon nyo? Maghapon kasi, gabi na po ngayon. Time check po tayo. Ngayon po ay 9:40 ng gabi. Ito po yung pinili kong oras para mag-vlog. Para walang masyadong distractions, no? Walang maiingay na manok, walang maiingay na aso, walang makukulit na batuta, at walang nakakainis na asawa. Yog, yog, yog. So, yun, continue po tayo, no? So, for today's topic, tungkol pa rin po sa tindahan. Ang topic natin po ngayon ay bakit iniiwasan ng ibang bumili sa iyong tindahan? Bakit iniiwasan ng ibang bumili sa tindahan mo? Number one, dahil meron kang masungit at tupladong tindero o tindera sa tindahan mo. Sino ba naman kakanahan bumili sa tindahan mo kung amubungat sa kanila? Sa pag, lalo na sa umaga, di ba? Amubungat sa kanila ay yung isang nakasimangot sa plato. Laging mukhang galit at parang laging nang aamok na tindero. Alam niyo po guys, huwag po nating hayaang maging unproductive yung isang buong araw natin dahil sa pagsusungit o pagsusuplada mo. Lalo na kung may tindahan ka. Dapat kasi iniisip natin yung paano tayo makakakuha ng benta, makakakuha ng customer na bibili sa tindahan mo. So kung lagi ka nakatimangot, suplado ka, sino bibili sa'yo? Diba, ang tao, punta nakita mo, nakangiti, parang yung kaharap mo, diba yung kaharap mo, pag nakita mo nakangiti, madadala ka eh. Kahit walang dahilan, makita mo lang siya nakangiti, mapapangiti ka na rin. Dapat yung mga inis, stress, pagod, tsaka yung mga negative na iniisip mo, iwanan mo na yan pagbangon mo ng higaan. I-prepare mo yung sarili mo. Na sa pagpasok mo sa tindahan mo, wala kang mabibigat na dinadala. Para ang papasok lang sa'yo ay puro good vibes. Positive. Positive na, isipin mo yung positive na dadating sa buhay mo ngayong araw na to. Yung positive na marami kang magiging benta. Maraming bibili sa'yo mga customer. Makakakuta ka. Gusto mo ba na marinig sa iba na ayaw kong bumili doon kasi ang susungit ng tindera doon. 'Di ba? Nakakasakit sa loob kasi pinakawalan mo yung chance na makabenta ka dahil sa pagsusungit mo o dahil sa pagiging suplado mo. At saka huwag mo susungitan ng mga matatanda kasi madadamdamin yan. Tumatatak yan sa kanila. At huwag mo rin susungitan ang mga bata kasi madadala yan. Alam nyo ang iisipin ng bata. Hindi, bakit ako pipili doon ay ang susungit? Pipiliin kong bumili sa malayo na mabait ang tindera kaysa sa malapit na masungit. So, asa na doon ang benta mo? Wala na. Lumipad na. Bye-bye. Napakahalaga ng first impression, lalo na sa mga first customers mo. Huwag mo silang pakikitaan ng masama, na hindi mo sila ini-entertain, na sinusupladahan mo sila. Pakita mo na welcome silang bumili. Pakita mo na magiging memorable yung pagbili nila dito kasi once na nagustuhan niya yung service mo, na-entertain sila habang bumibili sa'yo, papalik sila. Malay mo naman, magyaya pa sila ng iba, ano sabihin sa kasama nila, uy, doon kayo bumili, mabait ang tindera doon, okay doon. O, di ba? Sino magbe-benefit doon? Di ba tayo, tayong may-ari ng tindahan? Lagi nating isip na first impression class. Di ba? Sungitan mo yung mga first customer mo yan, ewan ko lang kung balikan ka pa nila. Pero, ewan ko rin lang kung i-recommend ka pa nilang sa iba. Ewan ko lang na sabihin nila, doon ka na bumili. Baka sabihin nila, nako, huwag ka na dyan bumili. Ang tatapang ng tintero-tintera dyan. Sa lahat pati ng customers mo, no, huwag mo din kakalimutang mag-thank you. Kahit piso lang yung binili nila, mag-thank you ka pa rin. Kasi dahil sa piso binili nila, kumikita ka. Mabubuhay ka.
kahit pa piso-piso lang yan. Kaya napakahalaga nang isuklid mo sa mga customer mo. I thank you. Thank you po. Balik po kayo. Thank you, madam. Thank you, sir. Ganon. Number two. Ayon ng mga mamimili na bumili sa tindahan kung ang tindahan mo ay bukas-sara. Madidisappoint ang mamimili pag ganito ang tindahan mo. Kasi imagine mo, kahit may malapit sa kanilang tindahan, pinipili nilang pumunta sa tindahan mo. Pero pagdating nila sa tindahan mo, sarado ka. Di ba nakaka-disappoint yun? So, ano magiging ending? Hahanap na lang sila ng ibang tindahan. And ano pa ang mas worse doon? Baka sa susunod na maitipan nilang bumili, hindi na ikaw ang priority na bilihan kasi bukas-sara ka. Kaya kung may lakad ka, sis, abisuhan mo mga customer mo. Sabihin mo naman sa kanila na, uy, tara daw ko ng Sunday ha, kasi family day yun. Kasi araw ng pamimiliki yun. Para maging aware yung mga customer mo na parang hindi na sila mag-aksaya ng oras na pumunta sa'yo ng araw na yun kasi alam nila, sarado ka noon. Siguro naman mauunawaan nila yun kasi alam mo naman, ang stock natin sa tindahan hindi naman panghabang buhay yan. Kailangan mo rin mamili at kailangan mo din naman ng time para sa family mo, diba? Pero alam niyo guys, ang nalaman ko ngayon, kalimitan kasi ng mga tindahan tuwing Sunday nag-o-off. Tuwing Sunday talaga sila nagsasara. Pero opportunity yun sa ibang tindahan. Pag alam na nila na ganun ang tema ng mga tindahan, dapat ikaw na may tindahan, yun ang i-grab mong opportunity. Diba sila, Sara? Ikaw naman ngayon ang magbukas. Kasi isipin mo yung mga customer na pupunta sa kanila, na sana ay pupunta sa kanila ng linggo yun, ay sa'yo mapupunta kasi sarado yung pinamimilihan nila. So, sinong nag-benefit? Diba ikaw? Kasi ikaw yung bukas ng linggo. Grabe yun, te. Number 3. Bakit sila hindi bumibili sa tindahan mo? Kasi ang tindahan mo, malimit unattended. Oo, bukas siya, pero unattended. Walang tao. Ayaw ng mga mamimili yun. Kasi yung mga mamimili natin pong yan, mga customer natin yan, may ugaling mainipin yan. Ayaw nila na maghihintay sila ng matagal. Once na sila tumawag, pabili po, dapat yung tindera attentive, maliksi, punta agad sa tindahan upang pagbentahan siya, lalo na kung yung tindahan natin ay nakahiwalay sa bahay natin at tatawag ng tatawag yung tumor na ang tagal-tagal mong labasan. Nakute, ewan ko lang kung paglabas mo makita mo pa dyan sa labas yung tumor mo. Lagi natin tatandaan na si tumor ay may attitude ng pagiging mainipin at matumpuhin. Gusto nila, very important sila sa'yo. So, once na tumawag yan, kahit madapa ka sa pagtakbo, takbuhin mo na. Paano naman Ate Ruby, kung yung tindahan namin inakahiwalay sa bahay namin at kailangan kong mag-CR? Siyempre, may sandali yung mawawala ng tao. Paano yun? So, eto na nga. Eto po yung importansya na ang bawat membro ng pamilya ay i-engage mo sa negosyo mong tindahan. Turuan mo silang magtinda. Kahit yung anak mo, yung asawa mo, turuan mo silang magtinda. Para every time na kailangan mong umalis sandali, pwede mo silang pakiusapan na sila muna dun. O para walang masayang na benta, walang umalis na customer. At, okay, ang kita. Number 4. Iniiwasan ng mga mamimiling bumili sa tindahan na kulang-kulang. Hindi po ang tindero o tindera kulang-kulang ha. Yung laman ng tindahan mo kulang-kulang. Napaka-importante po na kahit paano kumpleto ang laman ng tindahan mo. Na pag may naghanap tayo ng karayom, makakabili sila sa'yo. Kasi sayang naman kung wala kang maibibigay sa kanila. Kahit piso lang yung karayom, benta pa rin yun. Pag wala kang nabigay sa kanila, hahanap sila ng iba.
pwedeng makahanap sila kahit malayo pupunta nila. Kasi doon meron. Pero kung meron sa tindahan mo, malaking pasalamat nila sa'yo. Uulit-ulitin nilang bumalik sa'yo. Promise. At once naman na bumili sila sa unang beses na pagpunta nila sa'yo at wala ka nabigay sa kanila, make sure mo na sa susunod na punta nila, may mabibigay ka na. Sabihin mo na lang, wala po ako sa ngayon, pero next time po pagbalik nyo, sigurado meron na akong ganun. I-assure mo sila na magiging available yung hinahanap nila sa tindahan mo. Mag-ista ka kahit kaunti. Katulad nang sa dilata. Di ba may mga dilata, hindi naman siya araw-araw binibili. Tuwing may okasyon lang siya kagamitin. At tuwing okasyon lang sila bibili sa'yo. So, hindi mo kailangan bumili ng marami. Lalo't alam mo naman na hindi nga siya lagi bibilihin. So, bili ka lang ng mga 3 piraso. Para pag may bumili sa'yo, may bibigay ka sa kanila. May good points ka na sa kanila. Matatanda nila yon. Yun kasi pag alam nilang meron ka na, hindi na sila maghahanap ng iba. Sa'yo na lang talaga sila diretso kukuha. Number 5. Iniiwasan ng isang mamimili, ang isang tindahan na walang konsiderasyon. Ano ba yung example? Gabi na. Nakapagsarado ka na. Papasok ka na sa bahay mo. Pero may humabol pa. Sa iba-ibang tindahan, kung wala kang konsiderasyon, hindi mo siya papansinin. Pagsasaradaan mo siya ng pinto, di ba? Pero dahil may konsiderasyon ka, pagbibigyan mo sila kasi matatandaan nila yan. At magiging lesson na rin yan sa kanila na, naku, ayoko nang abutin ng closure ni na Ate Ruby. Nakakahiya naman. Pero matatandaan nila na may ginagawa kang mabuti sa kanila. So yun, parang good impression na rin para sa tindahan mo yun. Makakakuha ka ng pogi points, ika nga, no? At na i-remind mo na rin sila na, uy, Tumer, ganito ang store hours ko, na hanggang ganito, ganito akong oras ako na bubukas at ganitong oras ako magsasara. So, susunod ha. Hindi na pwedeng pahapol. Pero, kung tutuusin, pwede naman kung talaga nakikita nilang bukas ka pa o hindi mo pa napapatay yung ilaw ng tindahan mo, pagbigyan mo, sayang, hindi naman ang benta. Diba? Pangalawang konsiderasyon, yung konsiderasyon sa pagpapautang. Sabi ng iba, huwag kang magpautang, ilulubog ka niyan. Alam nyo may point yun, ilulubog ka talaga niyan kung ikaw na may-ari ng tindahan ay walang sineset na rules at limitation. Kung ikaw, pautang ka kaya dito, pautang ka dun. Libo dito, libo dun. So, wala kang limitation. Lulubog ka talaga niyan. Alam nyo guys, wala namang masama sa pagpapautang. Kaya lang, mag-set ka ng limitation nga. Bigyan mo sila na, hanggang ganito lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Na pag na-reach mo to yung ganitong amount, i-stop mo na ako sa pagpautang sa'yo. Pautangin na lang kita once na nakabayad ka na ng previous na utang mo. Ha? Yun, ipaunawa mo yun sa kanila kasi maiintindihan ka naman nila. Kasi pag hindi mo pinaintindi sa kanila, ikaw rin na mahihirapan. Mahihirapan kang paikutin ang puhunan mo. Hanggang kundi na lang mabili mo kasi nasa pautang na lahat. So, kung magsaset ka ng limitation, puhunan mo, mapapaikot mo ng maganda. Hindi ka malulugmok. Hindi ka mong problema na wala ka ng pambili kasi nasa pautangan. Yun. Limitation lang, maunawaan nila yan. Alam nila ang buhay ng may tindahan. At paunawaan mo rin na, nauunawaan mo rin naman sila sa pag-utang nila. Diba? Yan kasi give and take. Unawain mo sila, intindihin mo sila, ganun din ang gagawin nila kayo. Number 6. Itong number 6 natin, guys. Katuwaan lang to. Katuwaan, pero may halong konting kurot ng katotohanan. Umpisa natin. Iniiwas siyang bumili ng tao sa tindahan mo.
lalo na kung alpas ang aso mo. So, yun lang guys. So, yun lang guys. Mga sir, mga madam, mga sis, mga brad. Thank you sa panonood. See you till next time. Bye-bye. Thank you po. Alam nyo guys, marami talagang factors kung bakit mayroong taong hindi bumibili sa tindahan natin. So, itong video kong ginawa ngayon ay pinili ko lang yung mga common na factors kung bakit hindi sila bumibili sa'yo. Pero kung tutuusin, napakaraming pa nila. Pwede natin yung pag-usapan sa mga susunod na video. Sa mga susunod na vlog ko, pwede natin yung pag-usapan ha. Wait ka lang ha. Sana nandun ka pa rin. Thank you.